Welcome back to another vlog. So sa vlog na ito, ipapakita ko sa inyo ang mga hotels dito sa Alona Beach, Panglao, Bohol. So like the other vlogs na pinapakita natin sa Boracay, ipapakita ko sa inyo yung facade ng hotel. Tapos magbibigay tayo ng sample rate from Agoda. Ang gagamitin nating parameter ay 2 weeks from now, October 21 to 22, one night, 2 persons. Okay? So start na natin ito. Nandito na tayo guys sa una nating stop. Pakita ko sa inyo. Okay, first stop is Henan Resort Alona Beach. Ang rate niya guys is 6465 with breakfast na. Kagaya ng sinabi ko sa previous vlog, dito sana ako magsistay. Kaso nga, yung iba kasi sa inyo ay nagsasawa na sa Henan, so I opted na magstay naman sa ibang accommodation. Nasa dulo na siya guys, tapos yung mataas na yan, I'm not sure, pero yan yata yung Amorita Resort. Hindi lang ako masyadong sure. Okay, so yan ang ating first. Maganda yung harap niya, malawak guys. Ayan o. Oh, diba? Ang low tide talaga dito sa Alona Beach. Alright, this is the next resort guys. Hayahay Resort. Halos katabi lang siya ng Henan. So ang rate niya ay 2260, no breakfast. Mura lang no, halos ka-rate lang nung Samadhi Resort. Ayan, ang ganda niya. Ito yung Henan no. Tapos ito yung Hayahay. May crystal kayak na rin pala dito guys no, sa Alona. Tapos paddleboard. Alright, next up natin guys is the Alona Vida Beach Resort. Tapos ito yung Coco Vida Bar and Restaurant sa harap. Ang ganda yung harap niya guys. So, tignan nyo. Ayan yung mga tables niya. Pwede kayong mag-chill by the beach. No? So ang rate niya guys ay 4,092. May kasama na siyang breakfast. Napansin ko maraming mga foreigner ang nagsistay dito guys. Tignan nyo yung mga nakaupo sa table. Puro foreigners yan. Apparently, Hayahay Resort din pala to. So, ito yata yung kanina na 2260 no breakfast. Okay guys, tama. So, itong Hayahay Resort, ito yung may room na 2260 na no breakfast. So, yung kabilang Hayahay sa kanila din daw. Pero, mas mula yung rate nila dito. Alright, so next is the Pyramid Beach Resort. However, wala tayong rate guys kasi sold out siya sa Agoda. But yan, ang ganda rin nung ambience niya. Okay, diretso tayo. Kagaya nung nabanggit ko sa nakalaang vlog, no, dito sa Alona Beach, may mga nakaset up na mga tables and chairs along the beach. So kung gusto mo mag-chill, inom-inom ka dito sa beach, pwedeng-pwede guys. Ayan o. Meron ding mga henna tattoo dito. Tapos binihan ng mga souvenirs. Mga nagluluto ng mga seafood. Ayan o, pwede kang mamili dito ng mga ipapaihaw, luto, ganyan. May mga seafoods nila guys. Ayan, Vivian, seafoods and grill. O, para may idea kayo kung magkano. So next on our list guys is the Oasis Resort. Ayan o, vacant rooms na kalagay. So ang rate niya ay 2776, may kasama na siyang breakfast. Ito yung harap niya. Meron din silang mga tables and chairs sa harap. There. So next is the Lost Horizon Beach Dive Resort. Ang rate niya guys is 1709. No breakfast siya. Pero ayan, maganda rin siya. Dito na to sa kabilang side ha. Yan yung nilalabasan natin from McDonald's, di ba? Yung pakaliwa, yung papuntang Henan. Pero nandito na tayo sa may bandang kanan. Diretso tayo. Ito guys yung medyo tahimik na kasi doon sa kaliwa, doon yung may mga hotels na may mga tables and chairs sa beach, 'di ba? Pero ito wala masyado. Tignan natin doon pa banda. So diretso pa tayo. Okay, next is the Best Western Plus, the Ivy Wall Resort Panglao. Ang rate niya ay 4956 with breakfast na. Maganda siya guys, oh, parang Henan style din. Tignan niyo yung harap niya. O, oh, 'di ba? Lawak. Oh, meron din silang mga beach, ano bang tawag dyan? Chairs, lounging chairs, ganyan sa beach. Tapos meron silang ano bang tawag doon? Parang barricade sa dagat, siguro sa mga nagsaswimming, ganyan. O, diba? Eh, yung sinasabi ko sa inyo guys na parang mas peaceful dito sa kanan kaysa sa kaliwa. Merong mga tables and chairs, pero mga chill lang, hindi talagang party-party, ganon. Sige, diretso pa tayo. So next is Isis Bungalows guys. Ang ganda ng room niya. Tignan nyo, nasa taas oh. Tapos ang view mo ay beach. Kita natin yung view. O, diba? Ang ganda.
Kaya medyo mahal siya, guys. Ayan yung mga tables and chairs din nila. May nakita kong foreigner. Check-in, Korean yata. So, ang rate niya ay 4,879. Wala siyang breakfast na kasama. Pero, guys, kung makuha niyo tong room na to, napakaganda naman, di ba? Okay, diretso tayo. Ang ganda ng araw dito, guys. So, nakikita nyo, oh. Wow! Saktong-sakto siya dun sa may mga gitna ng mga halaman. Kaya tingnan nyo yung forma niya, oh. Amazing! Oh. Ayan, golden hour in Alona Beach. O, diba? Hindi lang sa Boracay may golden hour. Dito rin sa Alona Beach, guys. Ang sarap ang lakad dito. Ang peaceful. Mas gusto ko tong part na to kaysa dun sa kabila, yung papunta sa Henan. Mas gusto ko yung tahimik and chill lang. Sarap. Let's stay here the next time na babalik tayo dito sa Panglao. Golden hour in Alona Beach. Para sa mga gustong mag-dive dito sa Bohol, ayan, Bohol Divers Club. Grabe, ang peaceful dito. Ayan na, malapit na tayo sa dulo, guys. Kung sa Boracay ito, ito na yung Station 1. Yung kabila yung Station 3. Maganda maglakad dito, maikli lang. Malalakad mo yung buong Alona Beach. Ayan, nasa dulo na tayo, guys. And dito ay Blue Ocean Bohol Beachfront. Ang rate niya, guys, is 7,499. Although yung room naman kasi is family room, yun na lang yata available nila for the date na pinili natin. Ayan, ang lawak nung harap niya. Tapos, ayan, may mga nagpi-frisbee. Ayan. Ayan ang kahabaan ng Alona Beach. So, tara, balik tayo doon. Meron pang mga hotels doon. Yung palabas naman ng McDonald's, yung sa main road. So, papakita din natin yon. Lakad muna tayo, papunta doon. Dito naman tayo maglakad sa beach banda. Napaka-peaceful maglakad dito, guys. Mas gusto ko talaga itong part na to kaysa doon sa kabila. Upo ka lang. Tapos, ang weird dito. Ay, hindi naman siya weird. Pero ang discovery ko dito, hindi masyadong maalon dito sa Alona Beach. Tignan nyo, napaka-kalmado. Pabebe lang yung alon. Ito na yung kanto, guys, oh. Ito yung sinasabi ko sa inyong labasan pa, Macdo. Yan yung pakaliwa, dito yung pakanan. So, tara, labas tayo doon. Ito yung sikat na Bohol Bee Farm ice cream, guys, oh. Bumili tayo niyang kagabi avocado. Masarap siya, 80 pesos. Tabi tayo dahil may multi-cab na dadaan. 80 pesos siya. Isa't kalahating scoop lang, guys. Konti lang. Pero masarap. So, ito na yung next na ipi-feature natin. Inbox Bed and Bath, Alona Beach, Panglao. 938 pesos lang, guys. Pero super lapit sa Alona. Yan lang, oh. Ito, guys, next is the MGH Alona Resort. Rate niya is 3,024 with breakfast. Pero may nakasulat, 2,000 per night. Diba? Mura lang. Malapit na siya sa may kanto. Ayan. Ito, guys, one for the road. Ang rate niya ay 1,190, no breakfast. Super lapit na niya sa kanto ng McDonald's, 7-Eleven, Jollibee. Ayan. May mga foreigners din na nagsistay. Mura kasi, ayan, oh. Ayan siya. Rooms for rent. Next is Alona Hidden Dream Resort, 1,980, no breakfast. Yan yung mga contact niya. Inquire inside. Papasok yata siya dito, guys. Ayun, oh. Mukhang maganda to, eh. Nakita ko to sa Agoda, eh. Yung loob niyan. Tapat na niya yung McDonald's here. Tsaka 7-Eleven. May island souvenirs dito, guys, oh. Pero parang, open naman siya. Wala lang tao. Sa harap niya, guys, is yung Lux. Lux ba ang basa dyan? Lux Hotel. The rate is 1,425, no breakfast. So, along the road na siya. And ito lang yung entrance to Alona. Yan. Okay, so last but definitely not the least, ang Henan Tawala Resort. Ang rate niya, guys, is 5,426. Siyempre, may kasama ng breakfast yon. Buffet breakfast. Mas mura yata yung Henan Tawala kasi nandito siya banda sa may roadside. Tapos yung Henan Resort Alona Beach, yun yung beachfront. Sa sunod na lang tayo magstay dyan. Alright, grabe. Ang sarap paglakad. Pasensya na kayong gulo ng buhok ko. Nakalimutan ko kasi magdala ng hair wax. So, nagtatayuan siya. Sarap paglakad. Pinagpawisan ako, guys. Ayan, oh. Tingnan nyo.
Although pagbalik natin ng hotel, magpapalit na lang ako ng damit. So i-end ko na itong vlog na ito. Sana nakatulong tong vlog na to guys sa pag-decide ninyo kung saan gusto nyo mag-stay dito sa Panglao, Bohol, especially dito sa Alona Beach. So before ko i-end itong vlog na to, please follow me on my social media accounts. It's JM Banquicio on Facebook and JMsJourney24 on Instagram. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next vlog.